Hi, magandang araw muli sa lahat ng ating mga kababayan. For today po ay tuturuan namin kayo dito sa mini farm kung paano mag-propagate ng mga bonggabilya kasi nag-try kami ng propagation and then napakaganda po ng resulta. For today mga kababayan, i-share namin sa inyo kung paano kami mag-propagate ng mga bonggabilya kasi malapit na po yung season nila. And then pag ang bonggabilya talagang season ng flowers nila, ay talagang nakaka-amaze yung flowers niya kasi kahit saan ka tumingin na sanga, ay talaga naman napakarami niyang flowers. Ang season po ng bonggabilya, ganyan yung papasok. Pagpatapos ng rainy season, and then tag-init na, ayan, gustong-gusto ng bonggabilya. Kaya sa part ng Batangas, yung mga bonggabilya nila sa mga pot, ay talagang parang pinapadrot nila ng konti yung pinapalanta nila. And then mga ilan lang weeks, apply sila ng konting fertilizer, and then mga ilang weeks lang ay flowers na po yung bagong usbong nila. Diba, napakaganda. Hi, for today mga kababayan, yun po yung ating pag-uusapan. Kaya, tara na. Ayan, so pupunta tayo dun sa kabilang mini farm. I mean garden. Dun tayo kukuha ng mga sanga na ipopropagate natin. And then bago tayo punta dun, nice ko sa inyo i-flex yung ating mga bong, ay mga gumamela. Ayan, kung napapansin nyo yung ating mga gumamela, di ba? Napakaganda ng mga kulay nila. Ito po ay galing sa Benguet. Ayan, nabili ko sa Benguet. And then yung dito, as in pulang-pula. Ayan siya. Ayan, no? And then, napakarami niyang usbong. Tapos dito, napaka-cute. Hindi ko alam ang mga variety po nila eh. Ayan, maliit. Medyo palanta na kasi pahapon na po. Mga kababayan, nakukuha na po tayo ng mga cuttings dito sa mga bonggabilya natin sa unang garden. Di po ba, pag nagtatanim tayo ng mga bonggabilya, madalas yung mga matured cuttings. Pero ngayon po, ay ang gagamitin natin na propagation ay yung mga bagong usbong. Pero yung mga matured cuttings, yan ay ginagamit din namin sa propagation. Pero ito, maganda rin to. Kasi tinry namin and talagang effective na effective siya. And then talagang surely na mabubuhay silang lahat. Ngayon, kung malalaki yung mga farm nyo, pwede itong ilagay sa mga fencing, sa mga bakod sa gilid, para hindi pumasok yung mga mabubuting tao. Kasi yung mga bonggabilya, alam naman natin, matinik yan. So, hindi talaga sila agad makakapasok sa inyong mga farm. Kaya maganda itong itanim sa mga fencing, and then napaka-easing buhayin, and then hindi siya matakaw sa tubig talaga. So, yan, dito. Magkikita natin to. Ito, nagaling ito sa Batangas, sa Tagaytay, and then dun sa ilalim po. And then ito po ay red flash. Kung hindi red flash to ay Mr. and Mrs. So sa pagkukuha po ng similya, ikinukuha namin talaga yung mga pinaka-usbong, yung bata. Ito. Baka sabihin nyo, pag bata, pag diba, madalas sa atin pag murang sanga, eh, hindi mabubuhay yan, bata yan, madalas ganun. Pero ito po mga kababayan, mamaya tuturuan namin kayo kung paano sila pabuhayin. And then napakadali lang gawin. So yun po mga kababayan, pupunta naman tayo dito sa hawing area ng ating garden para kumuha ng mga bonggabilya. Kasi nung nasa Tagaytay kami, talagang yung binili po namin, yung wala kami dito sa mini farm. Kasi kadalasan dito yung mga common, yung mga fuchsia pink, yan, yung mga white. Pero dun po sa Batangas, nakabila kami nung yung pula, yung Mr. and Mrs. na tinatawag sa isang flower size, magkahalo sila, yung orange. Tapos yung isa, yung parang ano siya, old rose yung kulay. And then napakaganda nila, so kuha na tayo. Papansin niyo po, nandito yung ating mga bonggabilya. Ito ay lagi namin tinitrim, hindi namin siya pinapalaki, kaya ganyan po yung style niya. Kasi pag lumaki ito, itong ating mga duck dito, hindi na sila makikita. Ayan, medyo napabayaan na sila kasi kinukuha ng mga bata yung mga styrofoam and then jolin sa mga mata nila. Pero ito po yung pinaka-rare dito. Ang ganda po ng kulay niya. Talagang hindi siya yung bonsai na ano, kakaiba po siyang old rose. Kaya nung panahon ng bloom po nito ay napakarami sa ating mga kababayan na naghihingi. Kaya madalas po ito yung kinukuha ng kunasanga para sa propagation po. And then, napakalaki po ng kinikita ng ating mga kaplantito ng mga nagtatanim ng mga bonggabilya. Kasi isang tanim lang na ganito and then 1 month established na. Tapos bentahan nila pinakamura yung 100, di ba? Tapos sa mga pwesto-pwesto na ay 200 to 250, lalo na pag mga rare. So napakabilis lang ng propagation po nito. So wag ko na pong pakarami kasi ay naka-prepare lang doon ay 10 pot. And then pag may time na tayo, doon tayo magparami talaga. So tara na po. Start na po natin yung pagtatanim. So
So, ayan po, ito yung nakuha nating mga similya. Ayan, napakarami. Actually, ilang puno lang po yung ating pinagkuhanan. And then, yung mga materials na kailangan natin, ay prepare lang po tayo ng ganito. Ayan. Kung nakikita nyo itong mga cup na to, ito po yung cup na milk tea. And then, pinutulan lang namin sila. And then, kung wala po kayong cup na mga ganito, alam nyo po ba yung mga pinagiinuman ng mga buko na 10 pesos? Ayan, yung size na 10 pesos po, yung medyo ganyan, ay okay na okay yun. Yung kasing maliit, pwede rin naman yun, pero mas maganda yung ganun para medyo ma-spread talaga ng mga bonggabilya nyo yung mga kanilang mga ugat. And then, pag meron na kayong cup, kailangan nyo ng goma. Ayan. Mga goma po. Mamaya, ipapakita namin sa inyo kung saan gagamitin yung ating goma. At higit sa lahat, itong ano, plastic na ganito. Ito ay ibabalot natin kasi sila ng plastic para nasa ICU sila. Ayan. Yung ganyang size po, hindi ito yung pang yelo. Ano siya? Parang yung medyo maganyan lang. Yung parang malutong siya. Basta, pag nakita nyo to ay okay na okay. Pwede nyo i-search sa Google yung pang ICU. Actually, hindi naman talaga to para sa halaman. Pero pwede siyang gamitin sa mga halaman. Basta yung mga transparent na plastic po. Ayun. And then, kailangan ang soil na gamit po namin. Ito gamit namin soil. Yung na-decompose na ipa. Diba? Masustansya na po to. Talagang effective sa ating mga halaman. So, start na po tayo. Ayan. Ayan po, sa propagation po ng mga cuttings na ganito, mga kababayan, ay tatanggalin lang natin itong mga dahon na to sa ilalim. Kasi yan po natin siya, yan po itutusok natin dun sa pot na para sa kanya. And then, bawasan lang natin to para hindi sakuplat yung plastic. Ayan. Tapos, nasa sa inyo na po kung gusto nyo i-cut yung main branch. Kasi yung iba namin dito sa mini farm, may kinat namin yung pinaka-usbong, pwede rin naman pong hindi inyo i-cut. Nasa sa inyo na po iyon. So, napakadali lang po ng paggaganito. Parang naglalaro lang po tayo, no? Parang sa mga bata, yung gupit-gupit lang ng mga halaman, tapos yung mga dahon, ginagawa nilang mga pera. Pero ito po ay talagang pera yung ginagawa natin kung marami kang mga bonggabilya, propagate mo, and then pag sobrang dami, and then marami sa inyong area na gustuhan, ay pwede kayong magbenta, di ba? Talagang nagiging pera siya. Kasi pag po ito, nag-flowers talaga, ay talagang napaka ano sa mata. Kaya kung napapansin nyo po sa mga parks sa part ng Japan, na meron po doon, nag-open po yung tuwing season ng flowering ng mga bonggabilya, ay talagang nakaka-amaze yung kulay baga ng bonggabilya ay naglalaro po sa mata. And then sa size po ng cuttings ng kukuhanin yung pantanim, may pwede na isang dangkal or pencil size or yung mga size ng ballpen. Then, prepare na po natin yung soil. Pagkatapos natin nagupitan ng ganun yung mga ating mga bonggabilya. And then, lagay po natin sa cup. Make sure na siksik po. And then, mamaya, pag nalagyan natin ng soil na ganyan, ibabasahin natin ng tubig. Then pagkatapos po natin silang nalagyan ng soil, ay pakatubigan natin yung ating mga cup. As in na matubig po talaga. Kasi pag nilagyan natin dito yung ating mga bonggabilya, ay talaga walang bukasan na. Kasi parang kukulubin natin sila ng plastic na parang naka-ICU sila. Yan. Make sure lang po na talagang maraming tubig. Magtatanim na tayo. Pag tinanim natin ay mga 2 inches or 3 inches yung ilalim. Ayan. Ayan siya. Tapos medyo i-ano natin ng bahagya lang, siksik. Ayan.
Ayan, natapos na tayo. So, pupunta na po tayo sa next step. Ayan, yung lalagay na natin sila ng ano, ng mga plastic. Diba, ang ganda nila. Nakalimutan ko po palang banggitin kanina sa inyo, ay kailangan natin ng mga stick na ganito. Ito pong stick na to ay mga pinag-anuan ng mga buho-buho. So, yung gamit po nito ay ilalagay lang natin siya dito para itong plastic na ilalagay po natin, kung sakali mang umulan, kasi kung wala siyang ganito, pag umulan, pwedeng yumuko yung plastic na ganun. Pero kung pag meron siyang ganito, hindi siya yuyuko. Parang yung pinaka-main na ano niya, yung nagsusuporta para hindi yumuko sa halaman. So, ipapasok lang na po natin itong plastic, ganyan lang. Make sure na nakapasok po yung ating cup. Ayan. Di ba nakita nyo po, ay nagiging ano siya, yung pinaka main na ano. Talaga hindi siya yuyuko kasi meron siyang ganun. Tapos lalagyan na po natin ng goma. Ayan. Kahit dalawang ikot lang po ng goma ay okay na. Ayan. And then pag natanim natin na ganito, ilagay natin sila dun sa partial shade. Pero kung meron kayong mga greenhouse, ay okay na okay siya. Pero kung wala kayong mga greenhouse, pwede nyo siyang itanim dun sa mga, ayan, yung mga puno ng mga bayabas, mangga. Yung nasisilayan sila ng araw ng sunrise or sunset po, ay okay na sila dun. And then 1 month mahigit ay 1 month and 2 weeks or 1 week, parang ano yan, parang ubas lang, established na. Makikita naman natin kasi yung ating mga baso ay transparent. So makikita natin pag nagugat na yan. So mamaya ipapakita namin sa inyo yung mga napaugat po namin. So ganyan lang po, napakadali lang. Pag nabalo na natin ng plastic and then lagyan na ng goma, ay okay na po yan. Wala na pong dilig yun and then wala nang bukas hanggang maging established siya. Kaya kailangan ilagay natin sila dun sa mga malamig-lamig na area, yung hindi talaga direct sunlight para hindi sila matuyuan po. So ayan po, napakadali lang po. So yun po, napakadali lang itanim, di ba? Napakabilis lang. So ngayon po, ipapakita namin sa inyo mga na-propagate namin a few months ago. And then buhay na sila. And then pwede na silang ilipat sa mga big pot. So eto po sila. Ayan, kung napapansin nyo. So ayan po yung ating mga na-propagate. Ayan, di ba? Buhay na and then napakarami po nilang dahon. Ayan. So ganun din po ang gawin nyo sa inyong mga bonggabilya and surely na mabubuhay po talaga sila. Pero pwede rin naman po yung mga matured cuttings and then lagay din sila sa partial shade. And then pag establish na may kit 1 month ay pwede na pong itanim sa direct sunlight po yan. So ayan po sila, buhay talaga sila, di ba? Napakaganda nilang tingnan. And then kung mapapansin nyo, sabi ko nga sa inyo, makikita nyo yung pag-establish na yung mga roots nila ay makikita kasi transparent yung ating mga baso. Ayan. Yeah. Ang ganda. And then buhay na. Ito itatanim namin yan sa direct sunlight. Or kung mahilig kayo sa mga bonsai, na mga bonggabilya, sa mga pot, ay okay na okay siya. Pero kung gusto nyo makita na talagang ano siya, yung malaki na malaki and then maraming flowers, ay itanim natin sa direct na lupa para mas spread talaga yung roots niya and then makalaki talaga siya ng maayos. And then ito po yung mga bonggabilya. Pag nagka-cut kami, nagtitrim kami ng mga bonggabilya, ay putol-putol lang kesa sa itapon yung iba. Minsan pag nasisipagan ako, ay tinuturok ko yung mga sanga. Ayan, kung napapansin nyo, ay merong mga flowers. Ayan o. Yung orange na double-double yung ano niya, kakaiba siya. And then dito sa mga halaman na to, ayan, halo-halo. Turok lang po kasi ako ng turok, ayan o. Pero hindi sila maselan, buhay agad sila. Ako naman sa inyo yung mga bonggabilya namin, sa buong fence meron na. Kaso hindi ko pa sila nalalagyan ng trellis. Pero yung pag nalagyan ng trellis, kasi may pinagkainan po kami na ano dito, restaurant. Talagang bonggabilya talaga lahat ng tanim niya. And then, nasa lupa. And then, nilagyan ng trellis, ng balag. And then, ang ganda na humawi yung mga bonggabilya. And then, punta po tayo sa kabila para makita nyo po yung lalagyan namin ng trellis. Siguro mga, ano, 1 month. Pwede na yung lagyan ng trellis. Tapos, i-flex ko lang po sa inyo yung aming variegated na alocasia. Yan, di ba? Ang ganda ng kulay niya. Sa buong fence po ng aming mini farm dito sa kabila, kasi dun sa kabila ay marami ng ubas. Kasi pag tinaniman pa ng ano yung bonggabilya, ay tatalunin nila yung ubas. So sa buong fence po na yan, merong bonggabilya. Medyo natatakpan lang sila ng mga ibang halaman, like ng mga kabalyero. Pero kung dito makikita nyo, ito po ay may mga bonggabilya na po dyan. Ayan, medyo natatakpan lang, ito sila. Ayan, lalagyan po namin sila ng balag dito para maganda pag humawi po yan.
Ayan, kung napapansin nyo, bawat posting ng ating mga fans ay meron mga bonggabilya. And then, na-train na po yan. Ayan, yung mga sanga sa ilalim ay tinanggal na po namin. And then, konting sanga lang po yung pinano namin. And then, pinasanga namin talaga sila dun sa taas para magandang mag-ano yan. Mag-ano, dun sa trellis po. Magahawi. And then, maraming flowers po yan. So, ayun mga kababayan, napakadali lang mag-propagate ng mga bonggabilya, diba? So, ngayon, pag nag-trim kayo ng mga bonggabilya nyo, ay hindi na masasayang yung mga bagong usbong kasi pwede na silang itanim, hindi lang yung mga matured cuttings. Sana ay magawa nyo rin sa inyong mga kanya-kanyang mga farm, lalo na kung malalakiin yung mga farm, para talaga maging makulay yung mga farm, diba? So, maraming salamat po sa inyong panonood, at kung bago ko lang sa aming channel, ay don't forget to subscribe and click the notification bell para sa susunod na mag-upload kami, ay makasama namin kayong muli. Muli, maraming salamat sa inyong panonood, at God bless po sa ating lahat.